Gabi pa nga lang mga mare, ngayon ay nagluto na ako nitong ginisang munggo na may pechay at speribs. Sadya namang napakahirap mag-isip ng lulutuin, ano mga mare? Lalo na po at nagbabaon yung mga anak-anak natin. Hindi naman po pwedeng palagi na lang yung lulutuin natin is mga frozen foods. Isipin na lang natin anong magiging sustansyang makukuha nila doon, lalo't mga nag-aaral pa yung mga anak-anak natin. Kaya ito guys, munggo muna and pechay na may speribs ang ating lulutuin. Samahan niyo ako guys, ito po ang ating sangkap na gagamitin. Ito po yung mga sangkap, speribs, munggo, kamatis, bawang sibuyas, paminta, asin magic sarap oil, panggisa at pechay. So ayun guys, ang munggo po ay binabad ko yan sa mainit na tubig ng mga 2 oras lang. Mas maganda po kung magdamag para po mas mabilis lumambot. At ito sa isang kawali, nag-igigisa na natin itong bawang, sibuyas at kamatis. Ayun guys, so pagsasabayin natin ng pagpapalambot itong ating speribs at saka yung munggo para po hindi magastos sa gas. Yan. Kasi dati pagka ako'y nagpapalambot ng munggo, munggo lang. Walang kahalong karne. Kumbaga. So ito, tipid na siya sa gas dahil pagsasabayin na natin ng pagpapalambot. Alam nyo ba guys, gabi pa lang nagluluto na ako talaga ng babaunin nila para bukas. Dahil po, gahol naman eh, kahit gumising ako ng 4 o'clock, aalis ng 5, 6, gahol na po. Kasi sa paliligo pa lang isa-isa, ay talagang magagahol na. Lalo ang dami kong inaasikaso, yung aking diabetic na anak. Diyos ko, bago ko yan mapaliguan, mapakain, maglagay ng insulin, magtali ng buhok niya, eh talaga namang ubos po ang 2 oras sa amin palang magnanay. Kaya po pagkagising ko ng morning, kanin na lang yung aking lulutuin. Ayan. So ayan na nga, nagisa-gisa na nga natin itong kamatis at itong ating speribs. Hahalo-haloin lang natin ito guys. Ayan. Hanggang sa medyo magkatas. Ayan, inilagay ko na dito yung paminta at asin para naman magkaroon na ng lasa yung ating speribs. Yan. Maya-maya ihahalo na natin itong munggo. Ayun nga, balik tayo sa frozen foods. Okay naman po yun. Pagpaminsan-minsan. Yan. Pritong hotdog, tosino, ganyan. Okay naman po. Pero minsan po kasi yung mga anak ko sa gabi, hindi na ho kumakain dahil syempre nagmerienda na yan sila. Busog na. So, naisip ko, kung araw-araw frozen foods, tapos halos di na kumakain dito sa bahay, anong sustansya ang maiibigay ko? Kaya naisipan ko kahit mahirap magluto, lutuan ko na lang sila ng mga ganitong pagkain. Okay naman sa kanilang magbaon ng mga ganitong pagkain. At ito na nga mga mare, nilagay ko na yung munggo. At syempre maglalagay tayo dito ng sapat na tubig. Palalambutin natin ito. Yan. Maglalagay ako ng katamtamang tubig na sa tingin ko ay makapapalambot na itong karne at munggo. Halo-haloin lamang. Yan. Halo-halo. Tapos sa tingin ko kasi kukulangin yung sabaw kaya nagdagdag na naman ako dito. Matagal din po lumambot kasi yung speribs. Kaya po nag-add ulit ako ng tubig. So, ito na guys, pinakulo ko lang siya tapos tatakipan na natin. Yan. Pakukuluin natin ng 30 minutes. Ayan. Hihinaan ko ng konti yung apoy kasi pagka once naman kumulo na po yan, pwede nang hinaan yung apoy para makatipid-tipid tayo sa apoy. So ito na, after 30 minutes, malambot na yung ating speribs at kukunti na rin yung tubig ng ating munggo.
mag-a-add muli tayo dito ng sabaw. Yan, at muli natin itong pakukuluin. Yan, tinimplahan ko na. Naglagay na ako dito ng konting magic syrup. At pwede na rin nating ihalo yung ating dahon ng pechay. Naglagay nga pala ako dito mga Mars ng thumb size na luya. Pangtanggal po ng lensa sa spare ribs. So, ayan. Kung ayaw nyo lagyan ng luya, i-skip nyo lang po. Yan. Pero yung luya naman po talagang naglalagay kami yan sa munggo kapag yung mga bulang lang, yan. Yung basta nilaga lang na munggo, naglalagay kami talaga ng luya. Pero sa ginisa, hindi po talaga ako naglalagay. Ngayon lang dahil nga po may halo tayong spare ribs. Yan. So, pakukuluin lang natin ito guys hanggang sa maluto. Madali lang maluto ang pechay. So, hanggang dito na lang po mga Mare. Sana po ay nakapulot kayo ng ulam idea. Ayan, medyo tipid na rin po yung ganitong ulam. Thank you for watching guys. God bless.